Alright guys, welcome back dito sa ating vlog. So, ayun guys, for today's vlog, ibibida muna natin ang ating Honda Genio. So, ayan siya guys, oh. So, ayun guys, alam niyo naman, last month, tumataas na yung presyo ng gas. So, naghahanap tayo guys ng alternative na sasakyan para makatipid sa gasolina. So, yung iba, nagmo-motor sila guys. So, ito siguro yung pinaka-the best para sa akin na motor sa ngayon na matipid sa gasolina. And then, friendly sa driver kasi madali lang siyang dalhin. So, magaan lang. So, ayun guys, bukod sa Fazio, na Yamaha Fazio na napakaganda. Ayun, modern classic yung kanyang look. Na-vlog ko na to guys eh, itong Honda Genio. Pero magbibigay tayo ulit ng look dito. Papakita natin ulit. So, yan. Pakaganda. Diba? Pakaganda niya guys. Para siyang modern classic din. Unlike sa Fazio na parang ang classic talaga ng dating, ang pogi. So, eto si Honda Genio guys. May pagkaano siya eh, modern classic. Kasi, makikita nyo, yung kanyang headlight, di ba? Tapos parang naka-naked handlebars. So, ayan siya guys. Yung pang daily ko na motor or pang araw-araw sa palengke man or sa city man. So, ito yung pinakagamit-gamit ko since matipid siya sa gasolina. By the way guys, ang ganda ng ano natin, pwesto ngayon. Dito lang yan sa Imus, Cavite. Ayun oh, solong-solo natin tong rooftop. Gaya nga na sabi ko, tumataas na ang gasolina ngayon. Well, bumaba na siya. Pero last month is yung presyo niya talagang nagtaas. Kumbaga yung 100 pesos mo is parang hindi mo nagaano appreciate kasi halos isang litro mahigit lang yun eh. Kasi dati 85 eh. So ngayon bumaba na rin naman na. So, pag-usapan natin guys, yung fuel consumption nitong Honda Genio. Napakatipid nito guys. Yun lang masasabi ko. Hindi ko lang sure kung sa Honda Beat, kung parehas sila na fuel consumption. So, check natin guys kung ilan na natakbo ko sa Honda Genio. So, meron na tayong 12,648 sa kanya guys. So, almost 2 years na. Mag-2 years na rin guys. Magto-2 years na rin sa atin itong ating Honda Genio. And still, para sa akin, ito pa rin yung pinaka-the best na motor. Na, or scooter na pwede mong dalhin sa city, pwede ka rin mag-long ride, or ikaw, kung saan mo gusto dalhin. Ito pa rin ang the best. Yan. Kung magkakamotor man siguro ako, no, yung in the future, magkaka-big bike man siguro, ito siguro yung i-keep ko. Honda Genio. So ayun guys, napaka-pogi. Alright, di ba? Ang ganda. Solid. So ayun guys, drive natin, ikot lang tayo dito. Then mag-usapan natin guys kung bakit siya naging matipid at saka bakit ito yung bagay na motor para sa inyo. Kasi guys, maliit lang siya and then magaan. Kumbaga parang napaka-compact niya. Dalhin. Ayun guys, ang liit lang. Cute. Sabi nga ng iba, parang ano daw eh. Parang e-bike. Pero, goods to man. Goods. Alright, so ayun. Ida-drive muna natin to guys. Then, pag-usapan lang natin. Ito yung sinasabi ko guys, pagka traffic. Hindi kayo mahihirapan i-maneuver si Honda Genio since maliit nga lang siya. At saka, magaan. Hindi siya tulad ng NMAX natin na medyo mahirap. Isingit-singit, lalo na pag-traffic. Pero syempre, kailangan sa mga pagsingit-singit nyo, kailangan maingat pa rin kayo. Hindi yung kamote singit. Ganyan, gaya nga nang sabi ko guys, sa gasolina, yun yung pinaka point nitong Honda Genio. Napakatipid niya. Yun lang, wala akong masabi.
Pero sabi nila mas matipid daw yung Honda Beat eh. So hindi lang natin alam. Basta alam ko matipid to tong Honda Genio. Ngayon pa guys na ang mahal-mahal na ng gasolina. Di ba? So ayun nga 110 lang si Honda Genio. So sa power nga is wala ka namang i-expect sa kanya. Nakakaiba. Pero okay lang, andun pa rin naman siya. Kumbaga parang cruising style lang siya eh. Yung tipong sa city, yan, city driving. Yun, napakaganda na ito guys. Mas prefer ko to kaysa sa NMAX. Pagka yung city driving or yung traffic, mas prefer ko siya. Kumbaga, mas komportable si Honda Genio pagdating sa mga traffic-traffic. Ayan. Sa mga traffic area, ayan, city, city driving. Pero pag long ride naman, ayun lang, medyo titiisin mo lang yung sa katawan mo ba. Masakit sa balakang, ayan. Yun lang problema sa kanya. Pero kung nag stop over ka naman palagi, is okay lang, 'di ba? Maganda tong Honda Genio guys, para sa akin. Kumbaga 4 keeps ito. Ito yung 4 keeps natin kasi ang bagay din eh pag nagtaas na ng mga presyo ng gasolina, 'di ba? Nagmo-motor tayo. So nakakatipid tayo sa gasolina. Nagre-range to ng not sure 55 kilometers per liter up to 62 siguro, 62 or 64. Depende na lang kung paano mo kung paano ka mag-maintain. Ayan. Sa pag-maintain naman guys ng Honda Genio, hindi naman siya yung sobrang kailangan mong tutukan. Kumbaga para siyang ano eh, low maintenance. I-maintain mo lang naman dyan yung kanyang oil. Then check yung filter, yung sa air filter. So etong sa atin nung nag 10k na kilometers ito, kasi ngayon 12.6 na eh. Nung 10k na siya, yung time na nagpalit na ako ng yung sa air filter. Sa pagtingin ko ng air filter niya, ayun, napakadumi na. Isa rin yun guys, kailangan napalitan nyo yung air filter nyo. Hindi yan yung pagkalumang-luma ng motor nyo, is doon nyo palang pinapalitan. Yan din yung isang bagay na nakakatulong para sa fuel consumption nyo. Then, yung spark plug natin, ayan, malapit na nating palitan yan. Yung power naman niya, decent naman. Decent naman siya guys. So may OBR tayo ngayon. Okay naman, hindi siya yung sumisibat or sumisibak. Pero all good, sabi ko nga, cruising lang yung style niya. Kumbaga, chillax. So sa mga ganito, bahay, pamutang Imus or palengke, mas prefer ko to, tong Honda Genio, na dalhin. Kumbaga, parang feeling ko nare-relax ako eh. Then ayun nga, diba, lumabas si Fazio. Ayan. At pinantapat kay Genio daw. Pero magkaiba sila ng aspeto. Magkaiba sila eh. Si Fazio guys, yung looks niya talagang more on talagang classic na. Modern na classic. Pero makikita mo, andun yung pagka-classic niya eh. Pero itong si Genio, pag tinitingnan mo, parang andun, classic din yung style niya guys, classic din. Pero more on modern siya eh. So makikita niyo naman yung headlight niya dyan sa harapan. Tsaka parang feeling ko guys, itong Honda Genio, maganda siya pag sinetapan mo na yung pang ano guys. Alam niyo yung parang mga cafe racer, yung mga malalaki yung gulong, yung parang mga pang-akyatan. Parang feeling ko doon babagay yung concept sa kanya. Parang sa mga cafe racer. So dati guys, naka na tayo eh, yung bar and side mirror, bagay na bagay sa kanya. So tinanggal lang natin kasi nga bawal. So ayoko namang ano, 'di ba? So ayun guys,
Ang almost mag 2 years na yung ownership natin dito sa Honda Genio. All goods naman, napaka all goods. Smooth pa rin naman hanggang ngayon. Gaya ng sabi ko, alagaan mo lang yung motor mo. Hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo niyan. Kasi yung iba guys, drive lang ng drive eh, yung ibang owner ng mga motor. Ang alam lang nila, ayan, drive lang ng drive, hindi nila nami-maintain yung mga motor nila. Hindi rin naman natin sila masisi. Diba? Hindi naman natin sila masisi na ganun lang yung trip nila. Meron talagang mga tao na yung talagang tulad ko, maselan, kumbaga, kailangan na mag-change sa'yo agad, ganito, ganyan. Diba? Nagigets nyo ba? So, ayun guys, yun lang. Doon nagdo-dominate ang Honda Genio, no? So, singit-singit. Maganda siya, maneuver. Tsaka number one is yung fuel consumption. Pakatipid. So, mamaya ang papagas tayo, guys. One bar na lang ako. Usually, yung one bar ko na yan, naabot yan dalawang araw eh, bago siya mag-blink. Siguro mga ano 60 kilometers or 70 kilometers bago siya mag-blink. Kasi 100-100 lang ginagas natin dito sa Genio. Since pamalengke lang naman natin siya papuntang Imus, yan ganoon, pabalik-balik lang. All right. Tulad nito guys, oh. So sisingit-singit tayo ngayon. So, napakadali na lang kasi maliit ng motor natin. So ayun guys, that's it for the vlog. Sana nagustuhan nyo itong ating video na ginawa tungkol dito sa Honda Genio. So ayun, tulad nga sabi ko guys, matipid, sulit naman itong Honda Genio. Sulit na sulit, hindi lang sa looks, sa performance din. Alright, so ayun guys, kita-kits ulit tayo sa ating susunod na video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe dito sa aking channel. Alright, peace out!